Magandang umaga para sa magagandang babaeng katulad ko. Umaga pa lang ay maririnig na ang masiglang boses na yun ni Via sa kanilang barangay. Siyempre ay kailangan niyang simulan ng umaga na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Bukod kasi sa may trabaho na siya, magiging amo pa niya ang longtime crush niya. Pasalamat na lang talaga siya sa mga kaibigan niya at na-convince niya ang mga ito na pakiusapan si Lander na tanggapin siya bilang waitress sa bar nito. Ang ganda naman ang gising natin ah! Tamang-tama, kaluluto ko lang ng sinangag. Kain ka na! Masaya namang bati ng kanyang ina nang makalabas siya ng kanyang silid. Simple lang ang buhay na meron siya. May bahay na sakto lang sa laki kung saan iisa lang ang kwarto noon. Pero may double deck at sa itaas siya natutulog. Bunso at siya lang ang babae sa apat na magkakapatid. Ang ama niya ay driver ng truck, habang ang nanay niya naman ay isang housewife. Kapwa may mga asawa na ang mga kuya niya, kaya siya na lang talaga ang natira sa poder ng kanyang mga magulang. May trabaho na po kasi ako. Meaning, hindi na po ako pabigat sa inyo, Nay. Pagbibiro niya na may halong katotohanan. 24 anyos na kasi siya at ngayon pa lang magkakaroon ng trabaho. Pero hindi naman talaga siya totally palamunin. Dahil kumikita naman kahit papano sa kanyang pagsusulat. Yun nga lang, mas maganda pa rin kung nababanat pa sa ibang paraan ang kanyang katawan. At sino namang may sabing palamunin lang ang prinsesa ko? Ipapalamon ko sa alaga nating tigre. Mula sa banyo na karugtong lang din ang kanilang kusina ay lumabas ang kanyang ama na bagong ligo. Tandaan mo anak, hindi ka palamunin ha? Aba, naguhugas ka kaya ng plato natin. Dagdag pa nito na kaagad siyang nilapitan. Nakangiwi namang niyakap niya ito. Good morning, Tay! Huwag niyo na po akong bulahin at ako naman po talagang naguhugas palagi ng mga plato natin. Tsaka wala tayong alagang tigre. Pero kapag yumaman ako, kung gusto nyo, ibibili ko pa kayo, kahit 10 pa. Paglalambing niya sa kanyang ama. Tatay girl kasi siya. Kaya naman pati pananamit ng ama ay nakuha niya na. Madalas nga siyang kulitin ng kanyang ina na mag-asawa na daw. At napag-iiwanan na daw siya ng kanyang mga kaibigan. Asawa talaga agad? Ni hindi pa nga niya alam kung kailan niya mapipikot si Lander Montesilio. O siya, kumain na kayo dito. Tsaka ikaw, Bia. Dapat ang inaasikaso mo ay ang paghahanap mo ng nobyo. Saka na yung pagtatrabaho na yan. Hayaan mo ang tatay mong magtrabaho para sa atin. Sa ngayon, nobyo muna ang unahin mo, ha? Para makapag-asawa ka na. Nakairap na singit ng kanyang ina. Grabe naman, napaka-supportive niyo po talaga, nanay. Kakaiba po kayo talaga. Naiiling at natatawang dumulog na lang siya sa lamesa. Hayaan mo na muna ang anak natin, Maye. Mas maganda na nga yung ako muna ang prinsipe at hari niya. Diba, my princess? Anang tatay niya na nilapitan pa ang kanyang ina para lambingin, pero kinurot lang ito ng huli. Ako, ikaw talaga! Kaya nasasanay ang anak mo eh. Hindi ka ba nag-aalala na baka tumandayang dalaga? Nay, grabe naman po kayo. Matandang dalaga ka agad. Tsaka, magkakanobyo din po ako. Maghintay lang po kayo. Palatak niya sa sinabi ng ina. Saka na kapag pinansin ako ni Lander, my loves. Saad niya sa sarili bago inumpisahang lantakan ang mga niluto ng kanyang ina. Naputo lang ang kanilang kwentuhan nang may kumatok sa pintuan. Tao po? Anang boses na nagpatigil kay Via. Of course, kilalang kilala niya ang may-ari ng boses na yon. Mariin siyang napapikit. Teko, anong ginagawa ng lalaking ito dito? Takang tanong niya sa sarili bago akmang tatayo ng pigilan siya ng kanyang ama. Ako na, kumain ka na lang dyan. Hindi na siya nakatanggi pa nang mabilis nitong tunguhin ang nakasarang pinto. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Via Kalimpong? Magalang na tanong ni Solomon nang pagbuksan siya ng pinto. Oh, anong kailangan mo sa anak ko? Matigas na tanong ng tatay niya. Wala tuloy sa oras na napatayo silang pareho ng ginang.
Para kasing naghahamon ng suntukan sa kanto ang boses ng kanyang ama. Oh my God, anak! Hindi mo sinabi kagwapo pala ng nobyo mo! Tila kinikilig naman sa ad ng ginang nang makita kung sino ang bisita nila. Hindi ko po siya nobyo, Nay. Nakangiwing tugon niya pagkuway binalingan ng tingin ang binata. At ikaw, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba tumawag si Ate Julie sa'yo? Balik tanong nito. Mariin siyang umiling. Hindi. Bakit naman yung tatawag? Natahimik naman bigla ang lalaki. Tila ay pinag-iisipan pa kung sasagutin agad ang tanong niya. Oh, teka nga. Sigurado ka bang hindi mo nobyo ang isang to? Muli ay tanong ng kanyang ama bago ito pinasadahan ng tingin. Hindi po, Tay. Iho, pumasok ka na muna dito at sabayan mo kaming mag-agahan. Hala! Singit naman ang kanyang ina. Sakto po, nagugutom na rin ako. Salamat. Hindi na siya nakaangal pa nang mismong ito na ang sumagot sa kanyang nanay. Feeling close na kaagad itong pumasok sa kanilang kusina at talagang umupo pa malapit sa tabi niya. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Isa ka rin palang Montesilio. Hindi makapaniwalang saad ng kanyang ina. Kasalukuyan na silang nasa hapagkainan at halos hindi siya makakain ng ayos. Hindi kasi siya komportable na kasama ang binata, lalo na at kaharapan nila ang kanyang mga magulang. Ah, opo. At ako po ang pinakagwapo sa amin. Nakita niyo naman po, di ba? She rolled her eyes nang marinig ang kayabangan nito. Pati sa harap ng mga magulang niya, nagyayabang. Ang yabang. Naiinis na saad niya, sinigurado niyang maririnig iyon ng katabi. Anong kailangan mo sa anak namin? Bakit nandito ka? Seryosong tanong naman ang kanyang ama na tila anumang oras ay sasakmali ng binata. Minadali niya namang tapusin ang kinakain at bago pa man makasagot ang binata ay inunahan niya na ito. Tayo na! Mabilis siyang tumayo pagkuway binalingan ng mga magulang. Nay, Tay, mauuna na po muna kami ha. Wika niya sa mga ito bago mabilis na hinila ang binata palabas ng kanilang bahay. Mukhang nag-e-enjoy ka na yatang hawakan ng aking kamay, amihan. Nang aasar na tanong sa kanya ng binata at noon niya lang dinapansin na kamay pala nito ang hawak niya. Kaya kaagad niya iyong binitawan. Mukha mo. Singhal niya rito. Tumigil siya sa paglalakad at nakapamewang na hinarap ito. Ano bang ginagawa mo dito? Diluvio? Tanong niya gamit ang pangalang binigay niya dito. Diluvio. Dahil oras na makikita niya ito, nasisira talaga ang araw niya. Galing naman kasi talagang manginis ng binatang ito. At amihan naman ang tawag nito sa kanya. At kung bakit? Hindi niya alam. Siguro kasi maganda lang talaga siya. So, hindi ka pa nga tinatawagan ni na Ate Julie? Sabi na nga sa'yong hindi. Mukha ba akong nagsisinungaling, ha? Hindi naman halatang naiirita na siya. Kahit kailan talaga, walang magandang naidudulot ang pagkikita nilang dalawa. Yung mukha mo, yes. Parang laging nagsisinungaling. Bruha. Anong sabi mo? At kung wala lang sigurong dumaan na chismosa ay baka naupakan niya na talaga ang lalaking ito. Nandito ako para sunduin at ihatid ka sa aking restaurant. You see? Magpasalamat ka na lang sa harip na sungitan mo ko. Dahil kahit na iimbyerna na ako dyan sa pagmumukha mo, tinanggap pa rin kita bilang assistant ko. Assistant? Nanlaki ang mga matang pinakatitigan niya ito. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Di ba nagpapahanap ka ng trabaho sa mga kaibigan mo? Kaya eto ako ngayon sa harap mo. Sinundo ka. Kaya sumunod ka na sa akin dahil super late na tayo. Sakay na. Kaagad na siya nitong tinalikuran pero mabilis niya din itong sinundan. Sino bang may sabi sa'yo na gusto kong magtrabaho? Sa bar ni Lander ako magtatrabaho mamaya, hindi sa'yo. Saad niya na ikinatigil nito. Dahan-dahan itong pumihit paharap sa kanya. Alam mo bang pinayagan ko nang mag-resign ng dati kong assistant dahil akala ko porsigido kang maghanap ng trabaho? Asa pa namang tatanggapin ka ni Lander sa bar niya? Baka manggulo ka lang dun. Ewan ba niya?
pero bigla yata siyang kinabahan nang marinig ang kaseryosohan sa boses nito. Now, lady, kung ayaw mong magkaproblema tayo, bilis-bilisan mo ang galaw mo. Nasasayang ang oras ko dahil sa'yo. Sino ba kasing may sabing puntahan mo pa ako dito eh? Alam niyang galit na ito, pero anong magagawa niya? Naiinis na din siya sa mga pinagsasasabi nito. Bahala ka! Padabog na muli lang siya nitong tinalikuran at nagpatuloy na sa paglalakad nito papalapit sa nakaparadang sasakyan. Sa halip naman na sundan niya ito, ay pumihit na lang siya pabalik sa bahay at diretsyong pumasok sa silid. Kailangan niyang makausap si Julie. Ngayon pa lang kasi ay sira na naman ang araw niya. Oh, Via, napatawag ka. May problema ba? Bungad ka agad nito nang sagutin ang tawag niya. Pumunta dito si Delubio. Walang gana niyang tugon. Alam na naman ng mga ito kung sino ang tinutukoy niya. Oh, asa na siya ngayon? Magkasama na ba kayo? Tanong naman ni Luna. Hindi. Tsaka ano bang tinutukoy niya? Assistant niya raw ako? He even say na dapat daw masalamatan ko pa siya dahil tinanggap niya ako. Nako, nakalimutan pala naming sabihin sa'yo, Via. Binawi nga pala ni Lander yung sinabi niya kagabi. Marami na daw waitress sa bar niya eh. Kaya naman si Solomon ang nilapitan namin para pakiusapan na bigyan ka ng trabaho. Ano? Dahil sa gulat ay hindi niya namalaya na napalakas na pala ang boses niya. Tama si Mia. Nagulat nga kami dahil kaagad kanyang tinanggap. At talagang assistant talaga ha. Ayos na yun, di ba? Super need mo naman ng trabaho. Saad naman ni Shireen. Frustrated naman na nakamot niya ang sariling buhok. Sana sinabi niyo na lang kagad sa akin na hindi pala ako natanggap. Nanghihinang saad niya. Alam niyo naman na hindi ko makasundo ang Solomon na yun eh. Mas gugustuhin ko pang mawala ng trabaho kaysa ang araw-araw na makasama ang Delubio na yun. Dagdag pa niya. Hindi naman sa nagagalit siya sa mga ito. Thankful pa nga siya. Dahil kahit may mga asawa na ang mga kaibigan niya, hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga ito. Pero kasi, ayaw niya na talagang isiping magiging boss niya ang lalaking wala na lang ibang ginawa kundi sirain ang araw niya. Pasensya ka na, Via. Pero sana isang tabi mo muna ang inis mo sa kanya. Ayon kasi kay Alas, wala daw siyang assistant ngayon. At siguradong mahihirapan na siyang makahanap ka agad. Kaya sana pumayag ka na bilang assistant niya, okay? Nakikiusap na wika ni Luna. Dahilan para matahimik naman siya. Kaya nga, Via, kawawa naman si Solomon pag nagkataon. Segunda naman ni Jesus. Marahas na napabuga na lang siya ng hangin. Ay, sige na nga, kung hindi ko lang talaga kayo mga kaibigan. Pero salamat pa rin sa effort nyo ha, na maihanap ako ng trabaho. Siyempre naman, ikaw pa ba? Baby damulag ka namin eh. Bahagya na lang siyang natawa sa tinurang iyon ni Luna, pagkuway nagpaalam na rin siya sa mga ito. Ilang minuto muna siyang tumunganga bago nagpa siyang maligo. Ang akala niya talaga ay makakasama niya, palagi si Lander. Pero iba ang nangyari. Delubio pala lagi ang makakasama niya. Good morning, sir. Here's your coffee. May halong pagkasarkastik na saad ni Via bago pinatong sa table ng binata ang tasa. Ito ang ikatlong araw niya sa trabaho bilang assistant ni Solomon. At okay naman ito na maging boss. Sa labas lang ng restaurant ito pa loko-loko pero kapag oras na ng trabaho, sobrang seryoso na nito. Ni hindi nga sila nakakapagbangayan dahil talagang focus lang ito sa pagiging boss. Thank you. You may leave now. Ipapatawag na lang kita kapag may kailangan ako, okay? Seryosong saad nito na hindi man lang siya binabalingan ng tingin. Nakatuon kasi ang atensyon nito sa harap ng laptop nito. Hindi niya tuloy maiwasang huwag itong titigan. At ngayon niya lang din aaminin na talagang gwapo naman pala talaga ito. Makapalang kilay, matangos ang ilong, makinis ang muka. Dinaig pa nga ang sa kanya na may pimples sa tungki ng ilong. At ang labi nito na tila hindi nasasayaran ng sigarilyo dahil sa sobrang pula nun. Alam kong gwapo ako, pero wag mo naman akong titigan ng ganyan. Baka isipin ko, pinagpapantasyahan mo na ako.
Kasabay ng pag-iwas niya ng tingin, ang pagngiwi niya. Huh, ang yabang. Bakit? Hindi ba? Tumayo ito at tila lalong nagpakyut pa sa kanya. Kanina ko pa kaya napapansin na tinititigan mo ako. So ano? Mas gwapo ba ako kay Lander? Pagak siyang natawa nang ayusin pa nito ang necktie niya. Sir, wala na pong mas gwagwapo pa sa bunso ninyong kapatid. Sabi nga nila, ang bunso ang pinakamagandang mukha sa lahat. Tulad ko, bunso rin ako. Kaya maganda ako. Maganda? Naniningkit ang mga matang, puno ng pang-aasar ng tawanan siya nito. Saang parte naman? Hindi ko kasi makita kung saan. At kung nakamamatay lang ang pag-irap, baka kanina pa ito humandusay sa harap niya. At binawi niya nga rin pala ang sinabi niya kanina na seryoso ito pagdating sa trabaho. Dahil kahit pala nandito sila sa loob ng opisina nito, ay magagawa pa rin siya nitong inisin. Tsaka tigilan mo nga ang pagkakagusto dyan kay Lander. Bukod kasi sa malabo kanyang magustuhan dahil hindi ikaw ang type niyang babae, meron din siyang ibang hinihintay. At doon na siya tuluyang hindi nakaimik sa sinabi nito. Medyo masakit yun para sa kanya. Ano? Ano naman sa'yo kung hindi niya ako gusto? Basta, gusto ko siya. Pilit niyang inayos ang pananalita. Kahit ang totoo ay nananakit na ang dibdib niya. Tama nga ang naririnig niyang kwento sa mga kaibigan niya. May babaeng ang hinihintay si Lander. Pero sino naman yun? Ang swerte naman niya. Kung pwede ay sana, siya na lang. Minsan na nga lang umibig, bigo pa. At saka, paano mo ba nalaman na gusto ko siya? Ikaw talaga, kalalaking tao mo ang chismoso mo. Humakbang muna palapit sa kanya ang binata bago sumagot. Naka-wallpaper siya sa cellphone mo, di ba? Next time kasi kapag gusto mong isang tao, huwag kang masyadong magpahalata. Natigilan naman siya sa sinabi nito. At ngayon niya lang dinaalala na pinahiram niya nga pala ito ng cellphone kahapon. Nakalimutan daw kasi nito ang cellphone nito sa condo. Basta, chismoso ka pa rin. At least, hindi ako sawi sa pag-ibig. Inismiran niya lang ito. So what? Ganun naman talaga sa love, diba? May mga nabibigo. Pero hindi ibig sabihin nung susuko na ako. Ito ang tandaan mo, Solomon. Lumapit siya dito pagkuway tumingkayad para magpantay ang kanilang muka. Masyado kasi itong matangkad. Buti na lang talaga at naka-heel siya. Balang araw, magiging Mrs. Montesilio din ako. Itaga mo yan sa bato. Buong pagmamalaking saad niya bago ito mariing tinitigan. Samantalang hindi naman maiwasang mapalunok ni Solomon ang sariling laway. At ang dahilan, dahil sa pagiging malapit ng mukha nila ngayon ng dalaga. Yun bang konting galaw lang nito, mahahalikan niya na ito. At bago pa nga siya tuluyang matukso sa mapula nitong labi, kaagad niya itong tinuktukan sa noo. In your dreams. Anya, bago lumayo dito. Saglit lang nagkalapit ang mukha nila, pero pinagpawisan na kaagad siya ng malapot. Grabe ang epekto ng babaeng ito para sa kanya. Baka type mo na siya. Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. Hell no! Mariing tanggi niya at hindi niya rin namalaya na nais sa tinig niya na pala yun. Oh, anong nangyayari sa'yo? Nakakatakot ka na ha? Bigla-bigla ka nalang nagsisisigaw dyan? Nanlalaki ang mata sa gulat na nilingon niya ang dalaga. Hindi pa pala ito nakakalabas ng opisina niya. Nothing. Just get out. Isa ka rin palang chismosa eh. Dahil sa hiya ay muli niya itong sinungitan. At least, hindi ako nagsasalita na mag-isa. Angil pa nito, he just glared at her. Kaya ayaw niya sa babaeng ito ay palaging may katwiran. Sa kabilang banda naman ay matinding pagpipigil ang ginawa ni Via para hindi matawa sa hitsura ng binata. Hindi niya itatangging nagulat talaga siya nang bigla na lang itong magsalitang mag-isa na tila ba may kaaway. Nababaliw na yata. Naiiling na wika niya sa sarili. Tanghaling tapat, kasunod ng pag-alarm ng kanyang cellphone ay siya ring pagkalam naman ng kanyang sikmura.
Pinatay niya muna ang cellphone niya pagkuway marahang hinimas ang tiyan. Talagang nakagawian na niya ang mag-set ng alarm para hindi niya makaligtaan ang pagkain ng tanghalian. Makakalimutin kasi talaga siya. Hey! Via? Ah, ikaw nga. Ikaw na palang bago niyang assistant. Automatikong dumako ang tingin niya sa lalaking bigla nilang sumulpot sa harapan niya. At eto na naman ang mabilis na pagtibok ng puso niya, kasabay ng paghugis ng puso ng kanyang mga mata. Lander? Kahit ang boses niya ay nanginginig pa ng masilayan ng gwapong mukha nito. Bakit hindi man lang nabanggit sa akin ni Kuya na ikaw na palang bago niyang assistant? Nakangiti pa rin tanong nito, kaya malalaki ang paghanga niya dito. Lagi kasing nakangiti at talagang nakakahawa ang good vibes na dala ng binata. Nga pala, pasensya na kung hindi kita natanggap sa bar, ah. Marami na kasing workers dun eh. Hindi naman ako pwedeng magbawas. Ah, ayos lang yun. Maayos naman yung trabaho ko dito. Naiilang na tugon niya. At kailan ba siya hindi na ilang nakausapin ito? Tapos bigla pang mamumula ang mga pisngi niya. That's good. Anyway, nandyan ba si Kuya? Oo. Saglit, tatawagan ko lang. Pagpapakyut niyang tugon sa binata. Samantalang, halos magsalubong ang kilay ni Solomon habang pinagmamasdan sa laptop ang nangyayari sa labas ng opisina. Ang magaling niyang assistant ay todo pakyut sa kapatid niya. Nang makita niyang balak siya nitong tawagan, ay kaagad na siyang tumayo at tinahak ang pinto. Wala siya sa mood para pakinggan ang boses nito. What brings you here? Magpapakyut ka na naman ba dito? Salubong ang kilay na tanong niya nang pagbuksan ng pinto ang kapatid. Nang dumako ang tingin niya kay Via, ay tama nga ang hinala niya. Todo pa cute pa rin ito at tila ay gusto niyang itapon palabas ng restaurant niya ang kapatid dahil halos mamungay pa ang mga mata ng dalaga habang nakatingin kay Lander. Kuya, bakit ang init ng ulo mo? Wala naman, gusto ko lang kumpirmahin kung totoo ba ang chismis na assistant mo na nga si Via. Natatawang tugon ito na sinulyapan pa talaga ang dalaga. At ayaw niya ng eksenang nakikita niya ngayon. Tila kasi ay parehong nagpapakyut ang mga ito sa isa't isa. Alam mo na ang sagot, makakaalis ka na. Pagsusungit niya. Bakit ba? Eh wala talaga siya sa mood. Makikidayo na rin pala ako ng lunch. Nalito ko ng gising kanina eh, kaya hindi ko na nahintay ang luto ni Mommy. Automatikong nagsalubong ang mga kilay niya. Mukhang magpapalibre na naman ang bilyonaryo niyang kapatid. Gusto mo bang magsabay-sabay na tayo, Via? Mukhang hindi ka pa rin nagla-lunch eh. Oo naman. Sakto, gutom na rin ako eh. Masiglang tugon naman ng dalaga. Kiriray. Mga salitang sa sarili niya lang kayang sabihin. Sige, sasabay na rin ako sa inyo. Saad niya bago inisian si Via. Oh, di ba busy ka? Nakataas naman ang kilay na tanong sa kanya ng dalaga. Tila ay gusto talagang lubusin ang pagpapapansin kay Lander. Yes, pero masama bang sumabay sa inyo sa pagkain? Pang-aasar niya dito. Paepal. Bulong ng dalaga na sadyang sa kanya lang pinarinig. Great! Let's go! Gutom na talaga ako! Singit naman nang natatawang si Lander. Halos sanay na rin kasi ang binata sa dalawang ito na parang laging aso at pusa kung magbangayan. Ako rin eh. I'm so Hungarian na talaga. Si Via na nakahawak pa sa tiyan niya, hindi naman mapigilang matawa ni Solomon sa kanyang narinig. Bonak. Saad niya, pagkuway nilagpasan na ang mga ito at nauna nang bumaba sa first floor ng restaurant. Sa second floor kasi nakalagay ang kanyang opisina at tanging siya lang ang umuukupa sa buong floor na iyon. Halos maglaway naman si Via sa dami ng in-order ni Solomon. Kanina pa nga siya nagugutom at talagang swerte lang dahil makakasabay pa niya si Lander. Kahit na nga ba may epal silang kasama, pakiramdam niya ay nagde-date pa rin sila. Tapos ka na? Rinig niyang tanong ni Solomon sa binata nang sulyapan niya ang mga ito
ay nakita niyang nakatayo na nga si Lander at balak na yatang umalis. Oo eh, nakalimutan kong may usapan nga pala kami ngayon ni Rachel. Tugon naman ito na sa hawak na cellphone nakatuon ang tingin. Sige ah, mauna na ako sa inyo. Salamat sa libreng lunch, kuya. Dagdag pa nito bago sila tinalikuran at diretsyong tinungo ang exit door. Naiwan naman siyang natitigilan na lang. Kafling niya yung Rachel na tinutukoy niya. So if I were you, titigilan ko na ang paghanga sa kanya. Playboy plus bad boy ang kapatid kong yun. Masasaktan ka lang. Dumako ang tingin niya kay Solomon nang bigla itong magsalita. Teka, akala ko ba may hinihintay siyang babae? Takang tanong niya. Meron nga. Kaya nga wala siyang sinoseryoso sa ngayon. Dahil isa lang ang gusto niyang seryosohin. At iyon na yung dati niyang nobya. Napatangu-tangu siya sa sinabi nito. Hindi niya pinapahalata ang sakit na dumadapo sa dibdib niya. Kaya pwede ba tigilan mo na ang kapatid ko? Marami pa namang ibang lalaki dyan. Puno ng kaseryosohan na wika ni Solomon. Hindi niya tuloy mawari pero tila ay nararamdaman niya ang pag-aalala sa tono nito. Kung sa bagay ay tama naman ito, halos 5 taon na rin siyang lihim na ginugusto si Lander. At kahit isang beses ay hindi ito nagpakita ng interes para sa kanya. So baka nga kailangan niya ng itigil pa ang paghanga dito. Alam mo, ang buong akala ko nga noon si Kuya Jake ang crush mo dahil sa pagkuha mo ng polo niya. Pero nang makita kong si Lander ang nasa wallpaper mo, inalis ko na sa isipan ko na may pagnanasa ka kay Kuya. Napangiwi siya sa sinabi nito. At naalala niya nga ang nangyaring inoon kung paano siya nito napagbintangan na may gusto siya kay Jake dahil lang sa pagkuha niya ng polo nito. Sinabi ko na sa inyo, naglilihi si Julie ng mga panahon na yon. Kaya ako nang naglakas ng loob na kuhanin ang polo ni Jake. Hindi ko naman akalain na malaki pala yung mata mo at nakita mo pa ang ginawa ko. Nakaisbid niyang tugon na bahagya nitong ikinatawa. Hindi malaki ang mata ko ha. Sadyang mabagal lang ang galaw mo nun. Hindi ko nga alam dun kay kuya kung bakit wala man lang pakialam nang mawala yung polo niya. Alam niya kasi na kaibigan ko naman si Julie. Anyway, alam mo may punto ka dun sa sinabi mo kanina eh. Baka nga kailangan ko ng ibaling sa iba ang paghanga ko. Kasi baka mapunta pa sa love itong nararamdaman ko para kay Lander. Eh di talo ko. Pag-iiba niya sa usapan. Humalumbaba pa siya sa ibabaw ng mesa. Tila ay mabigat talaga ang kanyang dinadala. That's very good. Ang totoo kasi niyan, ayaw talaga kitang maging hipag. Ang ingay mo. Malalahian pa ng chismosa ang mga Montesilio. Bruha. Halos bumilog sa pagkakanganga ang bibig niya dahil sa tinura nito. Akala niya ay mabait na ito sa kanya at nag-aalala lang. Yun pala ay may hidden agenda ang loko. Ni hindi niya nga siya nakaangal pa sa sinabi nito. Dahil kaagad din itong tumayo at tinalikuran siya. Nanggigil ang tuloy siya na napairap na lang. Hanggang sa matapos ang break time niya at sumapit ang hapon ay hindi na muli pang nag-cross ang landas nila. Dahil kung minsan ay tatawagan na lang siya nito sa intercom para sabihin ang iuutos nito sa kanya. At pagkatapos nun, wala na. Pabor naman yun sa kanya dahil sa tuwing magkikita nga sila nito ay puro bangayan lamang ang nagaganap. Pagkatapos ng maghapong trabaho ay lupay-pay siyang naupo sa kanyang kama. Oo nga at nakaupo lang siya pero yung isip niya at ulo ay talagang pagod. Ang dami rin palang gawain ng isang assistant. Marahan siyang nahiga at balak na sanang matulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Walang buhay na bungad niya pagkasagot ng tawag. Ni hindi na nga tiningnan kung sino ang caller. Hi Miss Assistant. So, kamusta naman ang maging amo ang iyong mortal enemy? Keme? Masiglang boses iyon ni Mia sa kabilang linya. Mariin naman niyang nakamot ang manipis niyang kilay. Ang makulit na babaeng ito, nagkaasawa lang, ay dinaig na ang nakainom ng megaphone. Kung dati ay siya lang ang makulit, ngayon ay nalamangan na siya nito.
Siguro ay dahil nga sa pagbubuntis nito. At sinwerte lang talaga siya dahil siya ang napaglilihihan nito ngayon. Hay nako, akla. Kung tumawag ka lang para mapag-usapan natin ang delubyong yun, wag na. Pagod ako at pangalan niya ang pinakaayaw kong marinig ngayon. Kahit wala ito sa harapan niya, ay mariin pa rin siyang napapairap. Ang sungit naman. But anyway, kaya ako napatawag ay para imbitahan ka sa birthday ni Liam. Gaganapin yun sa resort ni Kuya Alas. Hindi pwedeng wala ka, ha? Eh, kailan pa yan? Baka kasi may trabaho ako that day, eh. Next week. Pero bukas, pupunta kami doon. Makapagbakasyon na rin kami ng isang linggo. Napag-usapan na rin namin yun ni Ate Julie para naman mabuo uli tayo. Wow, ha? Kayo lang nag-meeting? Hindi nyo man lang ako sinama. Nakapout na turan niya. At tila ba nasa harap niya lang ang kausap. Hindi ka na namin inistorbo. Alam naming busy ka sa trabaho mo. So ano? Bukas, ha? Susubukan kong magpaalam kay Delubyo. Malungkot na saad niya. Alam niya kasing hindi siya papayagan ng binata. Knowing Solomon, lahat na lang yata ng makapagpapasaya sa kanya ay hinahadlangan ng isang yon. Alam mo na, kakastart ko pa lang din kasi sa trabaho ko. Sige, sure naman akong papayag yon. Sige na, magpahinga ka na. Buyers, love you! Bahagya pa siyang natawa nang marinig niya ang ginawa nitong paghalik sa screen ng cellphone nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay kaagad din siyang nakatulog na. Kinabukasan ay matatagpuan sa loob ng opisina ni Solomon Sevilla na nahihiya pang magsabi tungkol sa hihingin niyang one-week vacation. May sasabihin ka pa ba, Miss Kalimpong? Kasi kung wala na, you may leave. Hindi gustong supladuhan ni Solomon ang dalaga, pero dahil naiilang siya sa presensya nito at hindi siya makapag-focus sa trabaho ay kailangan niya talaga yung sabihin. Meron pa, sir. Kaso, nahihiya ako, eh. Kiming tugon niya na bahagya pang kinagat-kagat ang isang daliri. Habit niya ang gawin iyon sa tuwing nahihiya siya. Pagak namang natawang binata. Baliw ba siya kung sasabihin niyang nakukyutan siya sa ginagawang iyon ng dalaga? Come on, say it. Hindi bagay sa iyong nahihiya. Nagbumuka ka lang mahihiyaing bruha. Kaagad namang naningkit ang mga mata ni Via sa narinig. Anong sabi mo? At kung wala lang talaga sila sa loob ng restaurant nito, ay baka kanina niya pa ito nasapak. Gusto ko lang naman sanang magpaalam sa'yo. Inaaya kasi ako ni na Ate Miami sa resort ni Alas. Birthday kasi ng Kuya Liam mo. Hindi ko naman siya matanggihan kasi buntis. So pwede ba akong makakuha ng one-week leave? Kahit gusto niyang makiusap ay hindi pa rin maalis sa tono ng pananalita niya ang pagiging mataray. Talaga lang lumalabas ang sungay niya kapag ang binata ang kanyang kaharap. Okay. Bigyan mo muna ako ng magandang rason para payagan kita. Kasi isang linggo ka pa lang na nagtatrabaho dito sa opisina ko. Baka kung anong isipin ng iba kong coworkers niyan. Mariin niyang nakagat ang lower lip sa sinabi nito. Pero hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niyang pagsilay ng pilyong ngiti sa labi nito habang sinasabi nito ang mga katagang iyon. Buntis si Mia, at alam naman nating lahat na ako ang pinaglilihihan niya. At masama para sa pagbubuntis niya kung hindi mapagbibigyan ang gusto niya. Taas noong tugon niya na ikinahagalpak nito ng tawa. Ikaw? Pinaglilihihan ni Ate Mia? May paghawak pa to sa tiyan habang tumatawa. Talagang inaasar siya. Matuluyan ka sana. Inirapan niya ito bago tinilikuran. Sinasabi na nga ba niya, hindi siya papayagan ng delubyong ito. At ang malala pa doon, inaasar pa siya. Ang lakas talaga ng trip. Bakit naman kasi sa lahat ng pwedeng paglihihan ni Ate Mia, ikaw pa? Kawawa naman ang magiging pamangkin ko kung magiging kamukha mo. Natigilan siya sa paghakbang. Ang kumag ay wala yata talagang balak tumigil sa pang-aasar sa kanya. Bakit ba hindi mo nalang sabihin kung ayaw mo akong payagan? Aasarin mo pa talaga ako?
ang pagmumukha ko? Na wala namang ginagawang masama sa'yo? Puno ng hinanakit na saad niya dito, pero hindi niya iyon pinahahalata. Hinding-hindi niya ipapaalam sa lalaking ito na pinakaayaw niya sa lahat ay pinapamukha siya sa kanya na hindi siya maganda. Tanggap naman kasi niyang hindi talaga siya maganda. Bilugan ang mukha niya, hindi pa katangusan ang ilong niya. Maging ang kilay niya ay manipis din. At ang labi niya ay manipis din. Pinagsisisihan niya nga na hindi kaagad siya natutong mag-makeup. Kung sana lang marunong siyang mag-ayos, baka wala na siyang insecure sa katawan. Sino ba kasing may sabing hindi kita papayagan? Pakiramdam niya ay nabingi siya sa narinig. Nanlaki tuloy ang mga mata nitong nilingon niya ito. At ang dilubyo, prenteng nakatayo na lang sa harap niya habang ang dalawang kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pants. At sinungaling siya kung hindi niya aaminin na ang cool nito sa ganong ayos. So, pinapayagan mo na ako? Hindi maitago ang excitement sa boses na muli niyang tanong. Marahan naman itong tumango. Yes, but in one condition. Ang ngiti sa labi niya ay kaagading napawi nang makita ang ngisi sa labi nito. Wala na kasing libre ngayon. Pero kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Pang-aasar nito bago siya tinalikuran. Matalim naman niyang tinitigan ang malapad nitong likod. Pagkuway marahas na bumuntong hininga. Fine. Ano ba yung condition mo? Siguraduhin mo lang na hindi yan kalukohan, ha? Tila naman nanalo sa loto na hinarap siya ni Solomon habang nakapaskil ang malawak na ngisi sa mukha nito. Madali lang. Napakadali. Magpapanggap ka lang na girlfriend ko. Ano? No way. Nababaliw ka na. Bakit naman ako magpapanggap na girlfriend mo? Ikaw, sinasabi ko na nga ba may pagnanasa ka rin sa akin eh, no? Dire-diretsyong saad niya, pero kaagad din siyang napangiwi sa sakit nang bigla na lang itong tuktukan ang noon niya. Dahil sa sobrang daldal niya, hindi niya na namalayan na nakalapit na pala agad ito sa harapan niya. Pag nanasa your ass, kung ayaw mo, edi wag. Iba na lang babae ang halokin ko. Wala namang maniniwala, kahit magpanggap pa tayo. Wala akong pakialam, basta may maipakilala lang ako na girlfriend sa kanila. Hindi naman ako papayag na lahat sila may babaeng kasama tapos ako, pinakagwapo, wala. Hell no! Bakit si Lander? Wala rin naman siyang jowa ah. Giit niya dito. Hindi talaga siya papayag na maging nobyo nito kahit pa fake. Who told you? Nasa biyahe na siya ngayon kasamang babae niya. Pagyayabang nito bago may pinindot sa cellphone at pinakita yon sa kanya. Ayan oh, ang ganda diba? Naiinis na lumayo siya dito nang halos kulang na lang ay ipagduldulan nito sa mukha niya ang cellphone. Kumirot naman ang puso niya dahil sa nakitang litrato ni Lander. Habang nakaakbay sa maputing babae, ay balak pa yata nitong pati mukha niya ay masaktan. Nakikita ko, hindi ako bulag. Singhal niya dito. Pagkatapos ay pinamewangan ito. So, ano naman ngayon sa akin kung may jowa siyang isasama dun? Baka lang ma-brokenhearted ka. Hindi, no? Pero sige, pumapayag na akong magpanggap na jowa mo. Basta wag mong subukin na halikan pa ako, ha? Sinamaan niya ito ng tingin. Kaagad namang nangislap ang mga mata ni Solomon sa kanyang narinig. Good. Umuwi ka na sa inyo. Maghanda ka na ng mga gamit. Aalis tayo ngayon din. Halos mangalay na sa kakatingin sa bintana si Via, habang si Solomon naman ay seryoso lang na nagmamaneho ng sasakyan. Dalawang oras na silang nasa biyahe at sobra na talaga siyang naiinip. Matulog ka na kasi muna para hindi ka na maboring. Basag ng binata sa katahimikan. Nakangiwi namang hinarap niya ito. Ayoko nga, mamaya iligaw mo pa ako eh. Pagtataray niya dito at bahagya naman itong tumawa. Kung hindi siguro kita kailangan, baka nga kanina pa kita sinipa palabas ng sasakyan ko. Tugon nito dahilan para manggigil na naman siya sa inis.
Kailan ba kasi siya mananalo sa pakikipag-asaran sa lalaking ito? Natatandaan niya pa ang nangyari kanina, nang sunduin siya nito sa kanilang bahay. Sa likod ng kotse siya sumakay. Nakakatakot na sermon tuloy ang inabot niya dito. Hindi niya pa makakalimutan ang sinabi nito kanina. Kung balak niya ba daw na gawin itong driver. Kaya naman ang ending ay katabi niya ito dito sa harapan ng kotse. Alam mo, ang sama mo talaga sa akin. Konti na lang talaga maiisip ko na may gusto ka sa akin eh. Kasi 'di ba, yung kasabihan, the more you hate, the more you love daw. Balak niya lang naman na asarin ito pero mukhang siya yata ang maaasar. Dahil sa humagalpak na naman ito ng tawa. Ano? Ako may in love sa'yo? Ni hindi mo nga maayos ang trabaho mo bilang assistant eh. At teka, bakit mo naman naisip yun? Natigilan naman siya sa sinabi nito. Nagbibiro lang naman ako. Ang dami mo kasing sinabi kaagad. Inirapan niya lang ito bago muling binaling ang tingin sa bintana. Palibhasa, napaka-premature mo. Ano? Ako premature? Salubong ang kilay na tanong naman ito. Premature? Isip bata? Bonak mo naman. Puno ng pagyayabang na muli niya itong nilingon. Naturingan kang bilyonaryo pero simpleng English hindi mo maintindihan. Pang-aasar niya pa dito pero sa halip na maasar ito ay muli lang itong natawa. Gagi, seryoso ka ba dyan, Via? Hindi makapaniwalang tanong nito. Matulog ka na nga lang kung ano-ano na namang pinagsasasabi mo. Umiiling-iling pa na dagdag nito. Napanguso naman siya. Naboboring na kasi talaga siya sa biyahe. Last na to ah. May gusto lang akong itanong. Nginitean niya pa ito ng malawak. Ano na naman yun? Tila naman nababagot na tanong din ng binata. Kapag ba ang kambal pinanganak ng December 31, 11:59 p.m., tapos ang kasunod naman ay saktong alas 12 ng January 1st, kambal pa rin ba silang matatawag? Ang gulo naman ng tanong mo. Hindi ko maintindihan. Nakakunot ang noo na tugon nito. Tsaka matulog ka na nga lang, pati ulo ko pinasasakit mo. Dagdag pa nito. Nahinaplos pa talaga ang sariling sentido. Tila ay frustrated talaga sa mga pinagsasasabi ng dalaga. Nagtatanong lang naman ako eh. Pasalamat ka nga, hindi kita hinampas ng sama ng loob dyan eh. Aniya, bago ito, tinalikuran. Naiiling naman na itinikom na lang ni Solomon ang kanyang bibig. Mukhang nagkamali pa yata siya sa babaeng ito, ang napili niyang magpanggap bilang nobya niya. Ate Luna, Ate Julie! Halos dumagungdong ang matinis na boses ni Via sa resort na yon nang makita niya ang dalawang kaibigan na masayang nagkukwentuhan. Huy, ang bunga nga mo naman, nakakahiya ka. Suway sa kanya ng binata. Nang lingunin niya ito ay magkasalubong na naman ang kilay nito at tila nainis talaga sa pagsigaw niya. Via? Pero hindi niya na ito nagawang pansinin dahil kaagad din siyang nakita ng mga kaibigan nito. Masayang sinalubong niya ang yakap ng mga ito. Mabuti at nakarating ka! Ani Luna matapos siyang yakapin ito. Siyempre naman no, hindi pwedeng magtampo ang buntis. Tugon niya na ang tinutukoy niya ay si Mia. And speaking of Mia, asa na ba ang babaeng yun? Hi Solomon, salamat at pinayagan mo ang kaibigan namin ha. You're the best talaga. Bati naman ni Julie sa binata. At ngayon niya lang dinaalala na kabuntot niya nga pala ito. Of course, Ate Julie. Ang seryosong boses ni Solomon na bigla na lang din siyang nilapitan. Napasingha pa siya nang hawakan siya nito sa bewang. Nanunudyo naman na nagkatinginan ng dalawang babae. Oh, teka! Anong ibig sabihin ng paghawak sa bewang na yan? Tanong ni Luna na may pilyang ngiti sa labi. Matagal naming inilihim, pero bilang pa-birthday na rin kay Kuya Liam, napagpasyahan na naming ipaalam sa inyo. Via and I are in a relationship. Hindi halos makapaniwala ang mga ito sa sinabing iyon ni Solomon.
Sa bagay, maging siya din naman ay nagulat. Hindi niya akalain na kaya yung sabihin ng binata ng derechahan at hindi man lang nauutal. Yo, Kuya Solomon, nakarating na pala kayo. Naagaw ang atensyon niya nang biglang sumulpot si Lanter kasama ang maputing babaeng iyon. At kung hindi siya nagkakamali, ito na nga yung Rachel na tinutukoy nito nang makasabay nila itong kumain sa restaurant. Hi, Via. At ito na naman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hi, Lanter. Nakangiting balikbati niya dito. Pinilit niya ring pakalmahin ang sarili. Hindi pwedeng palagi na lang siyang nawawala sa sarili kapag nasa paligid ito. Lalo na ngayon at nagpapanggap silang magjowa ni Solomon. Hoy ikaw, tigilan mo nga ang pagpapakyut kay Via. She's my girlfriend now, Lander. Oh? Hindi rin halos makapaniwala ito sa kanyang narinig. At tila ba ay nakalimutan na nito na kasama nito ang nobya niya. Nakasalukuyang masama ang tingin na ipinupukol sa kanya. Tama ba yung narinig ko? Sabi na nga ba't kayo rin ang magkakatuluyan eh. Sabat naman ang kadarating pa lang na si Alas. Kasama pa nito sina Jake at Simon. Paano ba yan? Panalo kami sa pustahan ni Kuya Alas. Aasahan ko yung pula mong sasakyan ha. Saad naman ni Simon kay Jake. Kahit ibigay ko na sa iyo ngayon ang susi eh. Mayabang naman na tugon ni Jake dito. At halos hindi naman siya makapaniwala. Talaga pang pinagpupustahan sila ng mga ito. Nako, siguradong matutuwa si Liam. Matagal na nung pinagpipilitan na kayo raw ang susunod na ikakasal. Bumaling naman ang tingin nilang lahat kay Lander na tinagurian niyang manhit. Manhit dahil hindi man lang nito nahalata na ito talaga ang gusto niya. Darating tayo dyan, pero sa ngayon kailangan munang magpahinga ni Via. Hindi na siya umangal pa nang hawakan naman ni Solomon ang kamay niya at igiya palayo sa mga iyon. Inisang lingon niya pa si Lander na sana pala ay hindi niya nalang ginawa dahil halos madurog ang puso niya nang makita kung paano nito hinalikan ang babaeng kasama nito. Ayon mi, Via. Baka nakakalimutan mo sa lugar na to. Magjowa tayo. Ang galit na boses na yun ni Solomon ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Ngayon niya lang dinapansin na nasa cabin na pala sila at tanging sila lang dalawa ang mamamalagi doon sa loob ng isang linggo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman nakakalimutan yun. Hindi, pero nung makita mo si Lander halos mamula na yung buong mukha mo. Sinasabi ko sa'yo, Via, huwag na huwag mo akong ipapahiya. Nahihiyang napatungo siya. Tama naman kasi ito, para tuloy siyang bata ngayon na sinesermo na nito. Sa puting pintuan ng silid mo, magpahinga ka na. Yun lang at padabog na itong lumabas ng cabin. Nanghihinang napaupo na lang siya sa sofa. Ewan ba niya, pero may bahagi ng puso niya na nagigilty para kay Solomon. Ang bait nga naman ito at pinayagan pa siyang mag-leave ng isang linggo kahit baguhan pa lang naman siya sa work. Hindi rin naman siya nito pinahihirapan at palagi pa nitong iniintindi na baguhan siya kaya hindi talaga maiwasan na magkamali siya. May halos 2 oras din siguro nakatulog siya. Pagising niya ay hindi niya pa rin makita sa buong cabin ng binata. Siguro ay hindi pa ito bumabalik. Ayaw niya man. Pero mukhang kailangan na humingi siya ng tawad dito. Ewan ba, hindi siya sanay na galit ito sa kanya. Mas gusto niya pag palagi siya nitong inaasar. Sariwang hangin ang sumalubong sa kanya pagkalabas ng cabin at ngayon niya lang dinapansin na papalubog na ang araw. Napangiti siya kay gandang tanawin pala ng sunset. Nang mapatingin siya sa kaliwang bahagi ng dagat, ay kita niya ang mga nagkakasiyahang kabataan. Sa kakanang bahagi naman ay ang mga kaibigan niyang maiingay. Dinaig pa ang mga nakawala sa hawla. Nilibot niya pa ang tingin ang buong paligid. Pero hindi niya talaga makita ang binata. Asa na kaya yun? Talaga bang galit siya sa akin? Isinuot niya ang sombrelo at nagtungo sa kaliwang bahagi.
Sa ngayon ay wala muna siyang balak na magpakita sa mga kaibigan niya. Makukulit ang mga yon, siguradong igigisa siya mamaya ng mga katanungan. Nakarating siya sa tinatawag na bundok na kapag pumunta ka sa dulo ay makikita mo sa lalim ang malinis na payapang dagat. Napangiti siya nang dumako ang tingin sa nag-iisang puno doon. Hindi siya nagkamali ng pinuntahan. Naroon nga at nakatayo si Solomon. Malayo ang tingin nito at hindi niya alam kung bakit. Bigla ay gusto niya na lang itong pagmasdan. Totoong gwapo naman talaga ito at hindi mo gugustuhing makitang galit. Dahil talagang nakakapanghina ng tuhod kung ito ay makatingin. Wala sa sariling napalunok siya nang dumako ang tingin nito sa kanya. Pakiramdam niya ay nag-slow-mo ang lahat ng magtamang mga mata nila. May lungkot siyang nababanaag sa mga mata nito at para bang gusto niya itong lapitan at yakapin. Para iparamdam dito na hindi ito nag-iisa. May kirot siyang nararamdaman sa dibdib nang mag-iwas ito ng tingin. Ni hindi man lang siya nito nginitian. Galit nga siya. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagpatuloy sa paglapit dito. Bawat hakbang na ginagawa niya ay siya namang lalong pagbilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay aatakihin na siya kapag tuluyan siyang nakalapit dito. Ano bang nangyayari sa akin? Lalapitan ko lang naman siya. Bakit kinakabahan ako? Tanong niya sa sarili habang sapo ang sariling dibdib. Mariin niyang ipinilig ang ulo at ipinagpatuloy na lang ang paglapit sa binata. Galit ka pa ba sa akin? Tanong niya kaagad nang malapitan ito. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Balik tanong nito sa kanya pagkuway nilungon siya. Kaagad siyang napakapit sa puno dahil kung hindi, ay baka kanina pa siya natumba. Bigla na lang din kasi siyang nailang nang titigan siya nito. Feeling ko lang galit ka at mukhang kailangan kong mag-sorry. Kagat labing tugon niya rito. Pagak naman itong natawa. Stop biting your lips. Baka kung anong magawa ko sa'yo. Paosang boses na wika nito habang nakatingin sa labi niya ang mapungay nitong mga mata. Kaya naman kaagad niyang naitikom ang kanyang bibig. At kung galit man ako, hindi sorry ang gusto ko. Humakbang ito papalapit sa kanya dahilan para mapaatras siya. Halos mabingi na rin siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Ano bang gusto mo? Nakakatawa ba na nagawa niya pang magtanong kahit na sobrang kinakabahan na siya? Mas lalo pang nadagdagan ang kaba niya nang maramdaman ang katawan ng puno na tumama sa kanyang likod. Gusto mong malaman? Itinukod nito ang dalawang kamay sa magkabilang gilid niya. Pagkuway, pinakatitigan ang labi niya. This. Kasunod nun, ang dahang-dahang paglapit ng mukha nito sa kanyang mukha. Halikan niya ba ako? Papayagan ko ba siya? Tanong niya sa sarili. Pagkuway, mariing pumikit. Wala naman sigurong masama kung papayag akong halikan niya ako. Samantalang pilyong isi ang sumilay sa labi ni Solomon nang makitang ang pagpikit ng dalaga. Binibiro niya lang naman ito tungkol sa halik, pero kung hindi naman ito tumututol, sino siya para magpakipot pa? Kaya naman mas lalo niyang idinikit ang mukha dito at konti na lang talaga ay maglalapat ng mga labi nila. Siya namang pagtunog ng cellphone niya. Shit! Mahina siyang napamura. At dinaig pa ni Via ang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang ringtone na yon. Kaya naman, malakas niyang naitulak palayo ang binata at kaagad na dumistansya dito. Ano bang problema mo? Bagot na tanong ni Solomon nang sagutin nito ang cellphone. Kalma, itatanong ko lang kung nasan kayong dalawa ni Via. Kanina pa namin kayo hinahanap eh, wala rin kayo sa cabin. Rinig niyang saad ni Lander sa kabilang linya. Nagde-date kami, istorbo ka. Yun lang at enough na ng binata ang cellphone. Pagkuway, binalingan siya ng tingin. Grabe yung crush mo, no? Ang galing umepal. Magkasalubong ang kilay na singhal nito bago siya tinalikuran. Naiwan naman siyang natitigilan. Teka, bakit sa akin siya galit?
Bakit parang kasalanan ko na tumawag si Lander sa kanya? Tanong niya sa sarili bago hinabol ang binata. Sa laki ng mga hakbang nito ay lakad takbo ang ginawa niya para lang maabutan ito. Hoy, Solomon! Bakit nagagalit ka na naman? Hinihingal na tanong niya nang maabutan niya ito pero wala siyang nakuhang sagot mula rito. Ni hindi man lang siya nito nililingon. Nakakainis ah! Napapadyak na lang siya sa frustration bago muli itong hinabol. Solomon! Sandali lang! Tinangka niya pa uli itong tawagin pero wala pa rin yata itong balak na lingunin siya. Kapag ako hindi mo ako nilingon, uuwi na lang ako sa amin. Lagi ka nalang nagagalit sa akin ha, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. At napasigaw na nga siya sa sobrang panggigigil. Napatigil naman sa paglalakad ang binata. Pumihit ito paharap sa kanya, pagkuway madilimang ora na mabilis siyang nilapitan. Napangiti siya. At least ay ayaw pa rin itong umuwi siya. Sabi na't hindi mo ako matitiis. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sasabihin nang bigla nitong sakupin ang mga labi niya. Nanlaki sa gulat ang kanyang mga mata at hindi halos siya makapaniwala na ang labi nito ang malayang gumagalaw sa ibabaw ng labi niya ngayon. Napaungol na lang siya nang mas lalo pang lumalim ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. Kung hindi pa muling tumunog ang cellphone ng binatay, mukhang wala pa itong balak na tantanan siya. Papunta na kami dyan. Storbo talaga. Kunot noong bungad nito nang sagutin ang tawag, habang hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. Mabilis din itong pinagbabaan ng cellphone ang sinumang tumawag bago siya hinawakan sa kamay at hinila pababa ng bundok na yon. At dahil feeling niya ay nasa cloud 9 pa rin siya, kaya nagpatianod na lang siya dito. Ganun pala kasarap humalik ang isang Montesilio. At ewan ba niya kung bakit bigla na lang ay kinikilig siya. Pinipigilan niya pa ang sarili na magtititili. Tulad ng inaasahan, nabuo nga silang anim na magkakaibigan at ang pitong magkakapatid. Ang mga anak ng mga ito ay iniwan na lahat sa magulang ng mga lalaki. Masaya silang nagkukwentuhan habang nag-iinuman pero hindi niya pa rin maiwasang huwag mailang. Hindi kasi halos umalis sa tabi niya si Solomon para pantayan siya kay Lander. So, baka pwedeng sabihin niyo na sa amin kung kailan pa naging kayo. Kapwa sila natahimik nang magtanong na si Liam. Nagkatinginan muna sila ni Solomon. Tila nag-aantayan pa kung sino ang unang sasagot. Noong araw ng kasal ninyo ni Ate Mia, nagtapat ng pag-ibig sa akin si Via. At sino ko para tumanggi sa grasya, di ba? Nagtawa na ng mga kasama nila sa sinabing yun ng binata. Naiinis naman na lihim niya itong kinurot. Ang hiyabang mo ha? Bulong niya dito. Hindi Liam, ang totoo niyan, matagal na palang may gusto sa akin tong kapatid niyo. Kaya pala palagi akong inaasar, nagpapapansin lang. Kaya ayun, sinagot ko na. Kawawa naman eh, baka tuluyang mabaliw. Bruha, paano mo nalaman? Seryosong tiningnan siya ng binata. At balak niya lang naman sanang asarin ito pero bakit bigla yata siyang kinabahan? Pakiramdam niya ay may katotohanan ang mga sinabi niya. Nakakakilig naman palang love story niyong dalawa. Isang kiss naman dyan oh. Saad naman yun ni Jesus na talagang pinaingay pa ang hawak nitong bote na naglalaman ng alak. Ang akala ko pa naman sa akin ka may gusto, Via. Ilang beses kitang nahuhuling nakatingin sa akin. But that's good. Dahil kung sa akin ka magkakagusto, baka pinatulan na rin kita. At sinong tatanggi sa natatanging babaeng katulad mo? Pero masaya ako para sa inyo ni Kuya Solomon. Natahimik ang lahat sa sinabing iyon ni Lander. Nakangisi rin ito na tila nang aasar. At inaasahan niyang kikiligin siya sa sinabi nito pero kabaliktaran ang naramdaman niya. Lalo na nang sulyapan niya si Solomon na magkasalubong ang kilay. Tila tulad niya ay hindi rin nagustuhan ito ang sinabi ng lalaki. Pasensya na kayo ha, lasing na yung bunso niyo.
Singit naman ni Rachel na mukhang mas nahihiya sa sinabi ng nobyo nito at ngayon niya lang din narinig na nagsalita. CR lang ako. Kaagad na siyang tumayo at hindi na hinintay pa ang sagot ng mga kasama niya. Mabilis niyang tinungo ang palikuran at agad na naghilamos, pero mukhang kailangan niya talagang maligo para maalis ang nervyos na nararamdaman niya. Ibig sabihin ay nahahalata talaga siya ni Lander. Kung ganon, bakit hindi man lang ito nag-first move? Kung playboy nga ang lalaking yon, edi sana pati siya, biniktima na rin ito. Aaminin din kasi niya na masyado siyang showy dito. Kapag nasa paligid ito, ay hindi niya rin mapigilan ang sarili na huwag itong titigan. Feeling niya kasi noon ay hindi ito nakakasawang tingnan. Humugot siya muna ng malalim na buntong hininga bago lumabas ng comfort room. Wala naman siyang pinagsabihan kahit isa sa mga kaibigan niya na may gusto siya noon kay Lander. Kaya hindi naman siguro gagawing big deal ng mga ito ang sinabi ng binata. Tumigil siya sa paglalakad nang makasalubong niya si Lander. Mukhang lasing na nga ito dahil hindi na rin makatayo pa ng maayos. Via! Napalunok siya nang marinig ang paos nitong boses. Humakbang ito palapit sa kanya at tumigil lang nang ganap nang nasa harapan niya. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang makita ang pagiging reaksyon ni Kuya Sol. Agad siyang napakunot noo. Anong ibig mong sabihin? Palagi ka kasing inaasar noon ni Kuya at maging ako ay naiinis na din sa kanya. Siyempre, wala sa lahi namin ang nananakit at pumapatol sa babae. Kaya nga palagi kitang ipinagtatanggol sa kanya. Pero ngayon na sinabi niyong kayo ng dalawa, napag-isip-isip ko na baka nga ganun lang ang love language niya. Yung dadaanin ka sa pang-aasar. At mas napatunayan ko nga kanina na seryoso siya sa'yo. Base sa naging reaction niya sa sinabi ko. Pagaktay itong natawa. Akala ko nga nagpapanggap lang din kayo nang magkasintahan kayo. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat sabihin sa lahat ng narinig mula dito. Ano ba kasing ibig sabihin ito kanina about sa love language na yon? E totoo naman kasing nagpapanggap lang sila. Sige na, mauna na ako sa inyo dahil alam kong manunuyo ka pa sa siloso mong boyfriend. Tinapik pa siya nito sa balikat bago siya tuluyang iniwan. At hindi niya alam kung bakit bigla ay napangiti siya. Ibig sabihin ba nito, may gusto talaga sa kanya si Solomon? At kung meron man, bakit kinikilig siya? At bakit hindi na siya nailang ngayon na makausap si Lander? And knowing na silang dalawa lang ang magkasama. Hindi niya tuloy maiwasang huwag ihalin tulad noon ang nararamdaman niya dito sa ngayon. Noon kasi halos mataranta siya sa tuwing lalapitan siya nito. Pero ngayon, parang normal na lang ang lahat. Mukhang lasing na ako. Halos gumuho naman ang mundo ni Solomon nang makita ang ngiti sa labi ng dalaga ng iwanan ito ni Lander. Kanina kasi nang umalis ang huli, ay naisipan niya itong sundan. Na dapat pala ay hindi niya nalang ginawa. Nakita niya kasing magkausap ang mga ito at kita niya rin ang ginawang pagtapik nito kay Via. Ang pagngiti nga ng huli. Sa halip na lapitan ito ay naisipan niya na lang na pumunta sa cabin at magkulong sa kanyang silid. Kaagad niyang kinuha sa loob ng bag niya ang photo album kung saan panay litrato lamang ni Via ang laman. Halos lahat yon ay stolen photo. Hindi naman kasi ito nagpapapicture sa kanya. Mukhang kailangan na kitang pikutin. Para sa akin naman umikot ang mundo mo. Ang liit mo man pero ang hirap mong abutin. Nakakainis ka na. At sino ka ba naman kasi para pag-aksehan ko ng oras at luha? Nakakainis. Alam mo ba yun? Wika niya habang mariing nakatingin sa isang litrato ng dalaga kung saan kumakain ito ng ice cream. Kung titingnan siya, mukha siyang baliw na nakikipag-usap sa larawang yon na parabang sasagot ito pabalik sa kanya. Bakit kasi ikaw ang natutunang mahalin ang puso ko? Hindi ka naman talaga maganda. Ang totoo niyan, sobra kang nakakainis. Pero kung iniisip mong ganun na lang kita kadaling pakakawalan, nagkakamali ka, Via. Dahil mangyayari ang sinasabi mo sa akin nun.
magiging Mrs. Montesilio ka din. Ang Ines ay kaagad na napalitan ng kilig, lalo na nang maalala ang araw na sinabi sa kanya ng dalaga na magiging Mrs. Montesilio din ito. Ewan ba, dapat ay naiinis siya dahil ang gusto naman itong mapangasawa ay si Lander. Pero kabaligtaran ang nararamdaman niya. Kinikilig pa siya. At sinong maniniwala na kinikilig din pala ang mapang-asar na lalaking tulad niya? Dahil hindi pa siya makatulog, ay napagpasyahan niya na munang maglakad-lakad sa tabing dagat. Sakto naman na nakita niya ring nag-iisa roon si Lander. Yo, kuya! Masigla itong lumapit sa kanya. Problemado ka yata. Salubong ang kilay na hinarap niya ito. Akala ko ba natutulog ka na? Hindi ako makatulog eh. Ikaw, bakit sambakol yung mukha mo? Don't tell me. Sineryoso mo yung sinabi ko kanina. Joke lang yun. Hindi nakakatuwang biro yung ginawa mo. Paano kung patulan niya yung sinabi mo? Nagtataka namang tiningnan siya nito. Ano bang sinasabi mo? Wala ka bang tiwala kay Via? Naupo muna siya sa buhanginan bago ito tinugon. Hindi sa walang tiwala. Mahirap lang talaga na ako lang yung nagmamahal. So, sinasabi mo ba na hindi ka niya mahal? Maniwala ka sa akin, mahal ka nun. Hindi ka naman siguro niya sasagutin kung hindi, diba? Marahas siyang napabuntong hininga. Oh, Yossi. Tinanggap niya ang inabot nitong sigarilyo, pagkuway sinindihan iyon at kaagad na hinithit. Pero alam mo kuya, isa lang ang sagot sa tanong mong yan. Basta isang beses mo lang gagawin ha. Ano naman yun? Bubuntisin ko na ba? Buong kuryosidad, nalilingon niya ito. Pagak naman itong natawa. Sira, hindi. Hinitit muna nitong Yossi bago siya nilingon. Pagsilosin mo, tignan mo lang kung anong magiging reaksyon niya. Basta isang beses mo lang gagawin yun ha. Baka naman manawa sa'yo yun, saka si selos. Tatalab kaya yan? Alanganin niyang tanong. Baka kasi sa halip na magselos ito ay lalo lang lumayo ang loob sa kanya ng dalaga. Try lang natin. Kapag hindi ka talaga mahal, ako naman namang liligaw. Malay mo, ako pala ang gusto niya. He glared at him. Yun bang tingin na hihilingin na lang nito na maglaho? Nang aasar naman na humagalpak na lang sa tawa si Lander dahil sa pagkakatitig nito sa kanya. Biro lang kuya. Masyado namang mainit yung ulo mo. Alam ko naman na ginawa siya ng magulang niya para lang sa'yo. Mabuti na lang talaga at kaagad itong bumawi dahil hindi siya magdadalawang isip na patikimin ito ng suntok. Sige na, mukhang kailangan ko na munang umalis. Tinapik pa siya nito sa balikat bago ito umalis. Nakangiwi namang hinabol niya ito ng tingin. Mabuti na lang talaga at kahit gaano pa karami ang babaeng ikinakama nito, ay maingat naman ito kaya malabo yung magkasakit. Pero wala naman siyang pakialam doon. Ang iniisip niya kasi ngayon ay kung sinong babae ang pwede niyang pakiusapan para pagsilosin ng dalaga. Marami na ring atraso sa kanyang dalaga. Ilang beses na ba kasi siyang nagselo sa bunso niyang kapatid. Tuwing mapapangiti nito si Via. Walang araw na hindi niya hiniling na sana pagising nito ng umaga ay siya naman ang hinahanap-hanap nito. Na sana siya naman ang maging dahilan ng pagngiti nito. At mukha ngayon ay kailangan niya na muling manalangin na sana ay makaramdaman lang ito ng selos. Kinaumagahan ay nagising si Via dahil mabangong amoy ng pagkain. Kaagad na kumalamang sikmura niya. Ngayon niya lang din naalala na hindi nga pala siya naghapunan kagabi. Nagmamadaling lumabas siya ng silid, ni hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras na magsuklay man lang at maghilamos dahil kaagad niya nang pinuntahan ang kusina. Ang bango naman. Mukhang masarap yan ah. Masiglang wika niya pero sa hubad na katawan ni Solomon nakatingin. Naabutan niya kasi itong half-naked at tanging apron lamang ang nakasuot sa itaas. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa nilulutong pagkain. Kaya naman malaya niyang napagnanasaan ang malapad nitong likod. Tila ba'y kay sarap yakapin at halik-halikan noon. Talagang masarap to. Ako ang nagluto. Pagyayabang ng lalaki.
Kagad siyang nag-iwas ng tingin nang humarap ito sa kanya. Hawak nito ang nilutong adobo at dinala sa ibabaw ng lamesa. Doon ay nakapatong din ang bagong lutong kanin at umuusok na kape. Meron ding fried rice na pinaresa ng pineritong tuyo. Bigla tuloy siyang naglaway. Aray! Napangiwi siya at kaagad na hinimas ang kamay niya nang bigla nitong paluin iyon ng sandok. Para sa akin lahat yan, magluto ka nga ng sayo. Laglag ang balikat at hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. Sigurado ka bang sayo lang lahat yan? Ang damot-damot mo naman, ang dami-dami niyan eh. Nakangusong tiningnan niya ito. Sino bang may sabing kakainin ko lahat yan? Pilyo itong umisi. Ibibigay ko yung iba sa ibang babaeng nakatira dyan sa kabilang cabin. Kaagad na naningkit ang mga mata niya sa narinig. Mukhang hindi niya nagugustuhan ang mangyayari. Lalo na at nangingisla pa ang mata ng binata nang banggitin ito, ang babae. Sige na, tawagin ko muna siya. Inanyayahan ko rin pala siya dito na mag-almusal. Hindi pa rin napapawi ang ngiti sa labi nito nang tumayo at talikuran siya. At huwag mong subukan na bawasan yung niluto ko. Bilang ko yan. Pati yung chicken, bilang ko rin. Balak niya pa sanang tikman ang adobo nang muli itong magsalita. Kaya naman naiinis na napairap na lang siya. Nye. Sumakit sana mga tiyan niyo. Singhal niya rito pagkuway masama ang loob na muling bumalik sa kanyang silid. Nakabusangot na humarap siya sa salamin, hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nawala sa mood. Parang gusto niyang manampal ng malanding nilalang. At siguro ay dahil pinagdamutan siya ng lalaki, hindi naman kasi pwedeng nagsiselo siya sa babaeng tinutukoy nito. Asa namang magselos ako? Nasambit niya pa iyon habang nagtututbrush. Siguro gutom lang talaga ako kaya biglang nasira ang mood ko. Tama. Gutom nga lang ako at walang ibang ibig sabihin yon. Napapitik pa siya sa hangin. Matapos makapagayos ng sarili, kaagad na rin siyang lumabas ng silid. Dadayuhin niya na lang siguro si Luna. Kaysa naman natili pa sa cabin na yon. Baka kasi mapag-untog niya lang ang dalawang nilalang na ngayon ay masayang kumakain na sa kusina. Nakakatuwa naman, pareho pala nating paborito itong tuyo. She rolled her eyes nang marinig ang malanding boses na yon ni Solomon. Mukhang nag-e-enjoy talaga ang dilubyo sa chicks na kasabay nitong kumain. Uy, Via! Aalis ka? Sumalo ka muna sa amin. Natigilan siya sa tangkang pagbukas ng pinto nang tawagin siya nito. Oh, may kasama ka pala dito, Sol? Sino siya? Kaagad nang nagtagis ang bagang niya nang marinig ang malanding boses na yon ng babae. At nang pumihit siya paharap sa mga ito ay halos sumabog siya sa galit nang makita kung saan nakalagay ang kamay na yon ng babae. Ah, kaibigan ko! Nakangising tugon naman ni Solomon. Halatang nag-e-enjoy pa ito sa kamay ng babae na nakapatong sa hita nito. Hindi ba halata? Ayoko kayong kasabay. Naiinis na inirapan niya ang mga ito bago diretsyong lumabas ng bahay. Nag-iwan pa ng malakas na tunog ang pinto nang padabog niya itong sarhan. Sumakit sana mga tiyan niyo? Padabog naman na tinungo niya ang cabin ni na Luna. At halos lahat yata ng madaanan niyang bato ay sinisipa niya sa inis. Ano bang problema mo? Umagang-umaga nakabusangot ka dyan. Takang tanong ni Luna nang pagbuksan siya nito ng pinto. May dalawang epal kasi sa cabin. Pwede bang dito muna ako? Pwede naman. Marami ka rin kailangan sabihin sa akin. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto para makapasok siya. Asan si Alas? Huwag mo na munang hanapin yon. Mainit lang ang ulo ko sa manyakis na yun. Salubong ang kilay na tugo ni Luna. Bahagya naman siyang natawa. Mukhang si Alas na naman ang pinaglilihan nito sa pangalawa nitong anak. Hindi niya tuloy maiwasang huwag mainggit minsan. Lahat kasi ng kaibigan niya may sarili ng mga pamilya. Si Julie, apat na ang anak. Si Shireen at Asus ay parehong tatlo na ang anak. Habang si Mia naman ay kasalukuyang nagbubuntis sa panganay nito. Isang malaking sana all tuloy. So, ano ngang problema mo? Nag-away ba kayo ni Solomon?
Naupo pa ito sa sofa na nakaharap sa kinauupuan niya. Hindi. Naiinis lang ako sa kanya. Ang kapal kasi ng mukha ng magdala ng babae sa kabin. At ni hindi man lang ako binigyan ng pagkain. Porke makinis at matangkad ang babaeng yun. Huh, makakainis. Kulang na lang ay magpapapadyak siya at muling bumalik sa cabin para sugurin ang mga yun. At bakit ka naman pumayag? Girlfriend ka niya, hindi ba? Kung ako sa'yo, hihilahin ko ang buhok nun. Pakikisimpatya nito sa kanya. Natigilan naman siya. Yun nga ang problema. Hindi ko naman talaga yun, boyfriend. Nagpanggap lang kami para payagan niya akong makasama dito. Bahala nga sila sa buhay nila. Kahit na, no? At least, may karapatan ka pa rin na sabunutan ng malanding yun. Saad nito na tila hindi man lang nagulat sa sinabi niya. Hindi ka man lang ba nagulat? Nagtatakang tiningnan niya ito. Nako, hindi man lang. Kami pa ang lokohin niyo. Nakataas ang kilay na humalukip-kip ito sa harapan niya. Dinaig niyo pa kaya ang aso't pusa kung magbangayan? Ni hindi kayo magkasundo tapos bigla niyang sasabihin na magjowa kayo? Huh, sinong niloko niyo? Eh bakit hindi man lang kayo umangal ng sabihin namin? Kasi alam namin na mapupunta rin naman sa totohanan yung pagpapanggap niyo. Kaya kung ako sa'yo, babalik ako sa kabin at babakuran ko si Sol mula sa malanding babaeng yun. Bago pa mahuli ang lahat. Napaismid siya. Eh di magpaagaw siya. Hindi ko naman siya gusto, no? Talaga ba? Okay, bahala ka. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Panunudyo pa nito, pagkuway tumayo na. Sige na, aalis muna ako, hahanapin ko muna si Alas. Baka mamaya marami na namang linta na lumalapit dun. Dagdag nito bago tuluyang lumabas ng cabin. Naiwan naman siyang natitigilan. Ay, ano ba tong nararamdaman ko? Gusto ko na ba talaga siya? Naiinis na tumayo siya at parang paleo na kinausap ang sarili. Kaso ayoko naman ng padalos-dalos. Baka mamaya sabihin kong mahal ko siya tapos hindi naman pala. Nababaliw na yata ako eh. Frustrated na sinampal-sampal niya ang sarili. Nang hindi makontento ay sinabunutan niya ang sariling buhok. Bahala na nga. Basta, gusto ko sa akin lang siya. Bahala na kung asarin niya pa ako. Nagmamadaling lumabas na siya at muling tinahak ang cabin nila. Pero habang papalapit siya sa cabin ay pabilis ang tibok ng kanyang puso. Tila ba ay may mangyayaring hindi niya magugustuhan. Samantalang hindi naman halos nakakain si Solomon. For sure, nagsiselos na yon. Hindi mo ba siya hahabulin? Bumaling ang tingin niya kay Alisa. Kaibigan ito ni Lander at maswerte siya dahil kaagad niya itong napapayag. Para namang hindi siya nagselos eh. Baka nga hindi niya talaga ako magugustuhan. Laglag ang balikat na tugon niya. Tumayo siya at nilinis na ang lamesa. Hindi rin naman halos na galaw ang pagkain. Don't tell me na susukuan mo na siya. Never, no? Naiiling na nilingon niya ito. Mukhang kailangan kong gawin ang plan B. Bubuntisin mo siya? Pinandilatan niya ito ng mata nang lumakas ang boses nito. Your mouth! Suway niya dito. Tinalikuran niya ito at nagtungo na sa lababo para maghugas ng kamay. Hindi niya naman napansin na papunta rin pala ito sa kanya. At habang naglalakad si Alisa, ay hindi nito napansin ang basang sahig kaya naman kaagad siyang nadulas. Mabuti na lang at maagap si Solomon at kaagad siyang nasalo. Pero dahil nga sa hindi inaasahan ng binata ang pangyayari, kaya maging siya ay na-out of balance. Tuloy ay diretso silang bumagsak sa sahig. Ang babae sa ilalim at siya naman ay nasa ibabaw nito. Kung titingnan sa malayo ay para silang may ginagawang hindi kanais-nais. At iyon, ang eksenang natagpuan ni Via. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo. Mga walang hiya kayo! Mabilis na nilapitan niya ang mga ito na parehong nagulat sa biglaan niyang pagsulpot. Via? Natatarantang mabilis ding tumayo si Solomon at lumayo sa babae.
Natigilan siya sa tangkang paglapit sa mga ito nang marinig ang boses nito. Bigla ay naalala niyang nagpapanggap nga lang pala sila. Let me explain. Umatras siya nang magtangka itong lapitan siya. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, nagpapanggap lang naman tayo, di ba? Pagak siyang natawa, pagkuway na iiling na muling tinalikuran ng mga ito. Patakbo niyang tinungo ang pinto at lumabas muli sa cabin na yon. Hindi niya na rin pinansin pa ang pagtawag sa kanya ng binata. Habang tumatakbo ay siya namang pagtulo ng mga luha niya. Tumigil lang siya nang makarating sa bundok. Nangihinang napasandal siya sa puno. Ang daming tanong sa isipan niya. Unang-una na roon ang kung bakit ba nasasaktan siya sa nakita niya. Ano naman ngayon sa kanya kung may ibang kalandian si Solomon? Hindi naman totoo ang relasyon nila. Niwala nga siyang nararamdaman para rito. Pero bakit gano'n na lang ang sakit na nararamdaman niya? Nababaliw na nga siguro ako. Mariing pinunasan niya ang mga luha. At bakit ba iiyakan niya ang taong iyon eh hindi niya naman iyon mahal? Iyon ang mga salitang pilit na isinisiksik niya sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya mawari kung bakit sumasalungat ang kanyang puso. Tila ba ay nasasaktan siya sa tuwing sasabihin niya na wala naman siyang pagmamahal sa dilubyong yun. Siguro nga ay tama siya. Dilubyo nga ang isang yun. Grabe kung makapaminsala, pati tahimik niyang puso ay nasasaktan. Pwede mo namang sabihin sa akin kung nagsiselos ka. Pwede mo akong sampalin. Huwag ka lang tumakbo palayo. Napigil niya ang paghinga nang marinig ang baritonong boses na yon. Hindi na para lingunin niya yon dahil boses pa lang nito ay kilalang kilala niya na. At sinong may sabing nagsiselos ako? Lakas loob niyang tanong kahit ang totoo ay nangangatal ng tuhod niya. Paano baga namang hindi, eh nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa likuran niya. Walang nagsabi pero nararamdaman ko. Mariin siyang napapikit ng maramdaman ang kamay nito sa braso niya. At pilit siyang pinihit paharap dito. Imumulat mo ba ang mga mata mo o hahalikan kita? Kaagad niyang naimulat ang mga mata. Bakit naman kasi masyadong seryoso ang boses nito? Bakit ka ba kasi nandito? Doon ka na lang sa chicks mo. Ang ganda kaya niya. Pinagtutulakan niya ito pero pilit namang kumukontra ang puso niya. At sinong tanga ang sasabihin yon habang lihim namang ipinapanalangin ng puso niya na sana ay suyuin siya nito? Tama. Ang ganda nga ng chicks ko. Sobrang ganda. Buong sinseridad na wika nito habang matamang nakatingin sa kanya. Halos madurog naman siya sa sinabi nito. Nandito nga siya sa harapan ko. Tumatangging nagsiselos pero yun naman pala. Iba ang pinakikita ng mga mata. Mariin niyang nakagat ang lower lip kasunod no ng magkakasunod na paglunok niya ng sariling laway. Ano bang sinasabi mo dyan? Via. Marahan itong hinawakan ang baba niya upang iangat ang kanyang muka. Hindi ako marunong mag-confess. Pero hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. But I just want you to know that I love you. Mahal na kita simula pa lang nang nakawin mo ang polo ni Kuya Jake. Funny, right? Pinangako ko agad sa sarili ko noon na magiging asawa kita, na magkikita pa rin tayo kahit na hindi ko naman alam ang pangalan mo. Bahagya itong natawa na tila ba ay may naaalalang nakakatawa. Nakakainis nga eh. Sa dami ng pwede kong magustuhan, bakit ikaw pa? Hindi ka naman maganda. Ang lakas pa ng boses mo. Masyado kang iskandalosa, chismosa. Kaagad na naningkit ang mga mata niya sa sunod nitong sinabi. Tinabig niya ang kamay nito, pagkuway matalim itong tiningnan. Nagtatapat ka ba ng pag-ibig o nangungutya ka? Bakit parang kasalanan ko pa na na-inlove ka sa akin? Hindi naman kita ginayuma. Yan, isa pa yung ugaling yan. Masyado kong matapang, nakakainis. Palagi na lang may katwiran. Pero talo ako, na-inlove pa rin ako sa'yo. Kakainis ka talaga. Bahagya niya pang narinig ang mahihina nitong pagmumura. Dumistansya ito sa kanya, tila frustrated na naglakad-lakad sa harapan niya. May pagsabunot pa sa sarili. Pero kahit na mukha itong baliw sa harapan niya, hindi niya pa rin maiwasang huwag mapangiti. Wala lang, ang gwapo lang nitong tingnan.
mas nakakainis ka. Kasi kahit lagi mo akong binabara, natututunan pa rin kitang mahalin. At oo na, siguro nga ikaw talagang crush ko. Ang gusto ko at ang mahal ko. Kasi mas nasasaktan ako nung makitang may kasama kang babae. Kaya huwag ka nang mainis dyan. The feeling is mutual naman. Natigilan ito at hindi makapaniwalang hinarap siya. Totoo? Ginugood time mo lang ako eh. Napangiwi ito ng tuktukan niya. Aba, siya pa ang pinagbibintangan. Naglakas loob na nga siyang umamin. Biro lang. Maaliwalas na ang mukhang hinapit siya nito pagkuway ni Yakap ng mahigpit. Buong puso niya naman iyong tinigon. Basta, ayoko nang makita na may kasama kang babae. Nakaka-traumatis eh. Anong traumatis? Kunot noong tanong nito. Pagak naman siyang natawa. Trauma plus kamatis. Traumatis. Bruwa ka talaga. Naiilang na nakitawa na lang din ito sa kagagahan niya. Bruha nga ako pero mahal mo naman. Talaga, pahalik nga. Napatili na lang siya nang muli siya nitong hilahin. At ngayon nga ay muling naglapat ang kanilang mga labi sa pangalawang pagkakataon. At mukhang wala na ngang makakaistorbo sa kanila. Bukod kasi sa wala siyang dalang cellphone, naka-silent na rin daw ang cellphone ni Solomon. Mukhang na-traumatis din at ayaw nang maistorbo. Gusto mo, anak ka na kita? Tanong nito nang sa wakas ay lubayan na niya ang kanyang labi. Sira ulo. Pabiro niya itong hinampas. Siyempre pakasalan mo muna ako para sigurado. Of course I will. Mahal kita eh. Mas mahal kita. At muli ay naglapat ang kanilang mga labi. At sino naman ang makakapagsabi na sila pa rin talaga ang magkakatuluyan sa huli? Nagsimula nga sila na parang aso't pusa na hindi napapagod magbangayan. But at the end of the day, magkakasundo pa rin pala ang kanilang mga pusong nagmamahalan. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh.